kinakapos dyan sa pamilya, kinakapos ng kita. Kapag nag-YouTube kayo, tawel. Si, muro mo siya gulok. Buhay driver! Need your first diaper! Good morning mga ka-so weird! Ito, salamat kay Lord at panibagong buhay na naman ang ibigay niya sa akin. Thanks. So ito na, no, it's another day, it's another life, at dahil lockdown tayo, hindi makauwi, hindi ng madaling araw ay, it's another jackal ang nangyari. So, medyo happy lang ako ngayong pagising ko na ito. Maganda ang gising ko kasi pagbukas ko ng messenger ay bumungad sa akin yung isa na namang USY member ang nakagraduate na naman sa 4K. So, congrats kay Miss Aileen. Sana ma-monetize ka na agad. Yan. So, salamat sa USY family, no? Secret weapon. Sa lahat ng mga nagtutulungan. Sa lahat tayo, mabuhay tayong lahat. So, sana lahat tayo ay ma-monetize. Yeah. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon ay, siyempre, nalito pa ako sa upper part ng double deck. Oh! Double deck naman. At medyo makalat yung aking lamesa doon. Eh, araong lalasing kagabi. Oops! Mag-ayos muna tayo. Siyempre, inuman na akong gatas. At matagal-tagal na ako hindi nag-vlog na naglilinis ako ng car. Kaya, nilinis tayo ng car. Right! So kung mapapansin nyo mga kasuwerd, ay mayroong maingay doon banda. Narinig yun? Electric fan yun. Patayin ko lang. Yeah. Okay. So, first thing to do in the morning is drink moderately. Hindi talaga barang tubig talaga to. So, ganyan ang ginagawa ko every day, every morning, every gazing. Yan ang ginagawa ko, minum talaga ng tubig. Pero hindi yan ang pinakaunang ginagawa ko. Kasi, every dawn, dawn ba ang madaling araw? Ano ba tawag sa early morning? So, tuwing umaga kasi, kami mga boys ay talagang nagigising kami dahil sa may gumagano. Natayo. Mayroon kaming two option. Two choices. Either ihi mo siya or i-lulooni mo. Hindi kasi maganda masyado yung term ng Tagalog, eh. Diba yun? Chikol? Oh, pwede ba naman chikol? Yun, real talk. Ako, I admit. Nagawa ko talaga yun, lalo yung lockdown, ha? In the morning, I woke up like, finish na. I know, I woke up like super to guess. So, pwede, minsan pag tinatamad ako, iihi ko na lang. Minsan, na-exercise ko siya. Ang sarap din. Minsan na kayo makakasuhin, no? Kasi, nagising lang natin, eh. Yun, tapos, niihi ako, eh. Pati Colgate at saka Close Up, wala na, hindi ka lang makakabili dito sa area namin. Kaya unique na lang nabili ko. Ang maganda nito ito eh. Wala natin kung okay ba. So, nag-ilamos lang tayo mga kasusuwerno at
punta mo lang ang busina kasi punta lang ang busina, titimpla lang ng gatas at breakfast. Let's go! Tanda yung busina. Let's go! Gatas pa ko dito. Saan pa? Gatas ko, kunti na lang. Ngayon meron tayong gatas. Meron tayong gatas na so weird ang ito ng aking almusal. Walang palaman-palaman. Talagang ano yun, nasasanay talaga ako. Hindi ako makapaniwala. Sobrang hindi ako makapaniwala. Itong lockdown na to, ang daming nangyari sa ano yun, sa daily life ko. Unang-una, natanggal ko yun, naalis ko yung sigarilyo. 2 months na ako hindi nag-iose dahil sa lockdown. Kasi siyempre, natakot ako nung una eh. Kasi nga, sabi, di ba, pag yung carbonara nga daw niya, yung carbonara, ay malakas siya kumapit dun sa mga nag-iose. Kaya siyempre, akong ginagawa ko talaga, araw-araw, nagpapapawis ako, nag-i-exercise. Hindi ko nalang binablog yung iba kasi siyempre, nakakatamad din, nakapagod. Papawis lang ako, tapos pati yung pagkain ko ng kanin, nabawasan ko. So ngayon, nasanay na ako eh. Na medyo hindi na ako naghahanap talaga ng kanin sa umaga. Minsan, kumakain ako pero kunting-kunti lang talaga. Sa tanghali ako kumakain ng medyo maraming kanin. No, so nasasanay na yung sarili ko. Kaya, malaki din. Siyempre na matutuwa yung misis ko pag umuwi ako dun sa Batangas na hindi na ako mag-iose. Matutuwa yun. Pati yung anak kong isa, si Chari. Kasi lagi ako sinisita nun pag nag-iose ako. Nagtatago ako pag nag-iose. Ito, pinapakita na yun. Yun. Kaya lang maanin. Papa! Nag-iose ka na naman. Nagaroonin ako nun. Nakaka-inspire din yung pamilya, no? Pagka parang sinisita ka nila pag ano yung nakakasama sa kalusugan mo. Parang minsan pag i-realize mo talaga, tama nga naman. No? Parang gawin mo na lang yung mga nakakabuti para sa sarili mo, para sa pamilya mo. So, ganun, nagagatas na ako. Never, hindi ako nagagatas. Kape talaga ako, kape. Kaya mababawasan ng trabaho yung misis ko ngayon pag umuwi na ako ng Batangas kasi hindi siya magtitimpla ng kape. Gatas na ititimpla niya. Pero pwede yun, may gatas din siya. Dun sa, pwede yun, sipin ko na lang. How's the name? Diba? Dala lang kasimple ang buhay. At ayan mga kasuwal, diyan ka muna ha. Habang papalamigin na natin, ito na, mainit pa siya eh. Mainit pa eh. So, ilinisin ko lang to. Para may magawa naman tayong trabaho. Kaya sa boss natin. Sahod lang tayo ng sahod tapos. May ba't ibang lockdown eh. Ibang ang technique. Alright. Siyempre, break mo na break. Mainit pa rin ha. Ito na yung gawin natin para makasinti ng oras. Lumusal. Tapos, gatas. Habang naglilinis ng carb. Tinungkol ba ng gatas makapatol? Murag makapatol dito ba? Makapatulos ba? Sabihan pa ako isang car doon sa labas. Dilinisan ko rin yun. Pero, siyempre, ayun na. Dito mahigpit. Pag lumabas ka ng gate, kailangan ng face mask ka. Ganun kami ka-secured. Secured ba tawag yan? Ganun kahigpit ng
security dito. Talagang seryoso dyan sa carbonara na yan. Right. Nailabas ko na yung isang sasakyan. Pasok lang to para maglinis. Right. Ito naman ang aking hugasan. Kasi yun, tapos na yung isa eh. Yun. Kintab na yan. Diba? Right. So ito naman. Yun. Ayun. Ay! Alam nyo sa mga kapwa ko driver dyan ha. No, meron na akong kunting trivia. No. Katulad dito, itong sasakyan na to ay siyempre mga 2 days yata na hindi napaandar to. O kahit 1 day lang. Kapag nagpaandar kayo ng sasakyan, kung maaari, huwag nyo hayaan na malanghap nyo yung unang buga ng aircon, di ba? Pag nagbukas kayo ng aircon, kung maaari, palabasin nyo muna yung unang buga. Huwag nyo itapat sa mukha nyo. Kundi lumabas muna kayo. Kasi marumi yun eh. Pwede, hindi ko lang alam ha. Basta ano na to, kung masabuti na yung mag-ingat. Mayroon lang kasi akong naging amo dati na doktor. Yun ang advice niya sa akin na pwede daw mag-cause ng cancer yun. So, kasi di ba nakakulob yun eh. Lalo pag nababad sa init, nakakulob yun. Tapos ang unang buga ng aircon talagang may talaga yun. Mga, di talaga masama talaga yata sa katawan yun. Yun lang. So, ako naka-mask naman ako ngayon. Kaya buksan lang natin para lumabas. Yun. So, yun lang yung gusto ko lang i-share kasi ginagawa ko talaga yan sa tanang buhay ng pagka-drive ko. Unang buga ng aircon talagang pagkaganito, lalo pag sa umaga, pinapaandar ko muna, pinapasingaw ko muna yung unang buga lang. Yun naman ang sabi. Yun ang sabi ng ano. Eh, syempre, nag-iingat na rin ako kaya sinunod ko na rin. Yun, right. So, lalo na pag ang trabaho natin ay driver, talagang naka-front tayo sa ganun, no, yung mga buga ng aircon. No, kung araw-araw mong nalalanghap yung unang buga ng aircon na kulob kasi yan eh, kulob. Nakulob yan dyan sa makina eh. Tapos, pagpaandar mo, lalanghapin mo, talagang masama yan sa kalusugan. Kasi, di ba, pag ang bagay na nakulob, di ba, yung pagkain nga na makulob, masama yun eh. Kaya mag-ingat din tayo. Kasi, wala, sure mo na lang. Ay! Ayun, so, iba naman yung ating car dyan sa likod. Mayit pa rin. Sprayin ko lang yun. Actually, hindi naman siya madumi. Hindi lang gamit eh. Katapos kong linisin yan, ilabas ko, ipapasok ulit yung BMW. Kasi, mas malaki yung BMW. Alam nyo, sa mga baguhan, yung mga baguhang driver dyan, kasi yung mga veteranong driver na alam na nila yung mga about sa pag-drive, sa mga, hindi lang kayo nakafocus dapat sa pag-drive, no? Kailangan mahalin nyo yung sa mga trabaho nyo. Mahalin nyo yung mga sasakyan nyo, turing nyo yung sarili nyo yung sasakyan. Kasi pag ganun yung pakiramdam mo, ay yung ginagawa mo, minamahal mo yung sarili mo sasakyan. Ay, sarili mo sasakyan, yung sasakyan ng ginagamit mo. Less yung stress eh. Kasi parang nag-enjoy ka lang. Nag-enjoy ka lang sa trabaho mo. No? Kung masama ang ugali ng amo mo, tapos hindi pa nagpapasahod ng maayos, iwanan mo na. Finish. So switch time, switch. Yo, tapos. Yo. Kintabilism na yan. Yung isa doon. Safe na sila. Oh, di ba? So alam nyo kasi, wala eh, hinahanap talaga ng katawan natin yung trabaho, di ba? Kaya isa sa mga dahilan din yan eh, kung bakit. Kung tutuusin talaga, pwede na ako mag-resign.
no, kung tutuusin lang yung sa kinikita, kung magtuloy-tuloy, kung ganun ka magtuloy-tuloy yung kinikita ko sa YouTube, eh, siyempre, maingat din ako. Pamilya ko ang nakataya dyan eh. Paano kung magbiglang mawala ang YouTube? Hindi talaga siya safety for lifetime. So, kung makapag-ipon-ipon na ako ng medyo, halimbawa, 1,000,000, ano ba? No? At least, meron na akong pundo, no? Or, mabilhan ko lang ng bahay, makabilhan ako ng bahay. So, ganun lang. Pero, depende sa, depende. Kung halimbawa, kung paalis man ako sa trabaho ko, para dun sa next level ng buhay ko na mas maganda naman, hindi gagawin ko yun. Gagawin ko talaga yun. So, yan ang, nung naging driver ako, kasi nung naging ano ako, boy, nag-boy ako eh. Sabi ko, hindi pwedeng boy ako lagi. So, naging janitor ako, o tumaas sa sahod ko, dyan sa Quezon City. Dyan ako, talaga, tagal ko dyan sa Teacher's Village. Naging janitor ako ngayon. So, sabi ko, hindi pwede eh. Kailangan, iangat ko din. So, yung alam nyo, yung mas malaking sahod. So, naging pahinante na ako. Sabi ko, hindi pwedeng basta ano lang, basta pahinante lang. Sabi ko, mas alam ko may kaya pa akong mararating dito. Sinubukan ko na maging driver. So, nung naging driver na ako, mas malaki ang sahod niya dun sa pinagdaalan ko mga trabaho. Noon ako nakatikim, nakaramdam ng malaking sahod. Ang sahod ko pa nun, driver ko ay 8,000. Hindi, nag-start ako ng 5,000 talaga. Hanggang naging 8,000, talagang masayang-masaya na ako. So, dun, sabi ko sa sarili ko, itong pag-drive ko, nung medyo nakabisado ko na yung mga kalsada, sabi ko, bigyan ko na ito ng at least 10 years or humigit man ng konti. Kailangan magkaroon ako ng makaipon ako or di ba talagang medyo makaipon ako. Basta hindi pwedeng magre-retiro ako sa buhay na bilang isang driver kung kaya ko pang i-explore pa. So, baka ito na yung chance. Baka ito na yung pagkakataon ko. Baka matupad na siya. So, kailangan lang mag-ingat na ako sa mga desisyon na gagawin ko kasi may pamilya na ako eh. Pero kapag nakabili talaga ako ng bahay, tapos na, wala nang babagabag sa utak ko eh. Kaya, ayun, nagsisikap ako ng gusto sa YouTube. Nag-upload ako ng video para kumita, para makapag-ipon, para mabili ko yung gusto kong bilhin ng bahay. So, hindi ganun kalaking bahay, hindi ganun kamahal. Basta makabili ako ng sarili kong bahay at lupa. No? Meron na akong napaglaanan na kayang-kaya kong abutin, kayang-kaya kong pag-ipunan. So, hindi siya ganun kalaki. Basta lang, ma-secure ko lang yung pamilya ko. So, sa lahat ng mga YouTuber dyan, sana ma-inspire ko rin kayo. Hanggat nandito yung YouTube, ito yung opportunity sa mga kinakapos dyan sa pamilya, kinakapos ng kita. Kapag nag-YouTube kayo, pursigihin nyo. Kasi kapag na-monetize kayo, talagang may pera. Talagang may pera sa YouTube. Yun lang. Yan, tapos na tayo. Binilagay ko lang yung susi doon sa drawer. So, nalagyan niya. Hello, kumusta kayong dalawa? Ito medyo sarito sa akin. Close ko nito eh. Yung puti. Yun, si Murad ang... Yun. Ito, close kami nito. Pero nagulat ka, no? Nagulat kayo? Ah! So, ligo na tayo. Ligo, ligo! Yeah. At... Loh, ano yun? Ah, towel. Si... Muro mo siya ulok. So, dito na magtatapos ang ating vlog, mga sword, no? Bye-bye! Boy driver, need your first time.